Nay, Maria, isang magandang hapon po. Ano? Magandang hapon din po. Yes, ma'am. Nay, sige, ikaw muna siguro ang magkwento. Sino po ba itong si Harold Cabrera? Sino po ito? Bali, ma'am, isa po siya sa napapanood po namin sa YouTube. Mm-hmm. Isa pong manggagamot. Bali, nakontak po siya ng kapatid ko. Mm-hmm. Tapos sa kanya ko po pinagamot yung anak ko. Hanggang sa... Si alias Maria po. Opo. Okay. E di nung mga ilang buwan, 2021 po nangyari po yun. Mm-hmm. Akala ko naman po eh, mapapagaling niya po yung anak ko. Tapos, mm-hmm. siyempre po, nagtiwala po ako na mabuti po siyang tao. Mm-hmm. Tapos, nagbabalik-balik po siya sa bahay. Mm-hmm. Nakikipagkaibigan po. Mm-hmm. Naging ano naman po siya namin, kaibigan. Yung mga ano niya, mga kaibigan din po niya kasama sa bahay. Mm-hmm. Hanggang sa sinama-sama niya po yung anak ko sa panggagamot. Tapos, ito po, ngayong 2023 ko lang po nalaman na sabi sa akin ng anak ko, Mama, November 10, 2021, ginalawan na po siya ng Harold Cabrera. Tapos, hindi po namin alam na sila na po pala nung time na yon ng 2021. Nalaman lang po namin, 2022 na, na sila na may relasyon. Pero labag po sa kalooban namin na mga magulang ko at kapatid ko na hindi po sila para po sa isa't isa na ano, na magkarelasyon. Nagulat na lang po kami. Tapos wala na po akong magawa kasi sunod-sunura na po siya kay Harold Cabrera. Hindi na po siya nakikinig sa akin. Kumbaga na brainwash na siya, opo, ma'am. Opo, tapos lagi po na po kami nag-aaway hanggang sa nalaman ko na lang po 4 na buwan na po palang buntis yung anak ko. Sabi niya, Mama, buntis na ako. Tapos sabi ko, Sir, bakit naman ganun? Hmm. Hindi ko naman alam na bakit buntis yung anak ko. Ganun mo. Tapos sabi niya, tanggapin mo na lang na nag-asawa na yung anak mo. Hmm. Sabi niya sa akin eh, anong gusto mo? Ang makita yung anak mo na nasa sementeryo o makita siya na buhay na kasama ako? Sabi po niya sa akin na ganun. Tapos nung una din po, akala ko po eh, sobrang galing niya manggagamot. Tapos naging sunod-sunuran din ako sa kanya na akala ko ay mapapagaling niya yung anak ko. Parang huna, ano na din po ako. I-clarify ko lang. Ano po ang sakit ni alias Maria? Bakit niyo po kinailangan na pumunta po sa isang faith healer? Ang dami po kasing hindi humay paliwanag na pangyayari na mm-hmm. ano po, na pinapacheck upan ko naman po siya sa doktor po, mm-hmm. sa ospital. Mm-hmm. Tapos minsan po nahihimatay, nasakit ang ulo. Mm-hmm. Mama, parang ang init ng buong katawan ko, nakadarang ako sa apoy. Tapos pinasitiskan ko rin po siya, negative naman po. Ano po ang naging sakit niya ayon sa mga doktor? Ano po, bali hindi rin po makita ng doktor, normal naman daw po yung sa CT scan niya. Pero dati pa po siya, 2016, may sakit na po siya sa puso. Yun po yung rheumatic heart disease po. Tapos okay po nung 2021, hindi po rin namin alam na yung nangyayari po sa kanya. Kaya nung time po yun, doktor at saka manggagamot po yung pinupuntahan po namin para okay po ma-resolve din po yung nangyayari sa anak ko. Mm-hmm. Okay, para lang malinaw sa ating mga kapatid, ano, kung bakit nag-resort kayo sa isang manggagamot po kesa opo po sa isang espesyalista or opo doktor. Sige, Nay. Maria? Yes, uh-oh po. Good afternoon, ano? Good afternoon po. Sabi kasi ng nanay mo, nagkaroon kayo ng relasyon. Pero ito ang tanong ko sa'yo, ano? Hinalay ka ba nitong si Harold Cabrera? Opo. Kasi po nung November 10 po, pinainom niya po ako ng alak noon. Hindi naman po ako sanay talaga na mag-inom po noon, mm-hmm. noong time na yon. Mm-hmm. Tapos ayun po, sabi ko po sa kanya, nahihilo na po ako, tas inaantok na po ako. Bali, mm-hmm. nag-rent lang po siya ng swimming pool sa Laguna. Mm-hmm. Ayun din po yung tinulog. Same lang po kami ng kwarto. Kasi mm-hmm. po, kahit may mga kasama po siyang dalawa pang lalaki, wala daw po siyang tiwala doon. Dahil mm-hmm. daw po, ano, lalaki daw po yun. Baka manyakin daw po ako. Mm-hmm. Pero hindi ko po akalain na siya po ang gagawa nun sa akin. Bali, dalawa po yung double deck na yun. Mm-hmm. Dapat po, dun po siya sa isa. Mm-hmm. Tapos dun po ako sa isa. Mm-hmm. Nagising na lang po ako, magkatabi na po kaming mm-hmm. dalawa. Hinuhubaran niya na po ako. Mm-hmm. Nakapatong na po siya sa akin nun. Wala na po akong magawa nun. Kasi kahit gusto ko po lumaban, wala na po akong lakas ng katawan ko. Kasi lasing ka na. Opo. Nilasing ka na niya. Opo. Tapos po, nung time na po yun, marami po siyang binubulong sa akin. Mm-hmm. Ang naintindihan ko na lang po na sinabi niya sa akin, asawa niya na daw po ako at siya daw po yung nakatakda para sa akin.
wala na daw pong ibang lalaki kundi siya lang daw po. Tapos po kinabukasan po noon, parang nagulat po ko kasi wala naman po talaga akong alam sa mga ganong bagay po eh. Ilan taon ka na itong, nung nangyari itong pangangalay sa'yo? 16 years old po ako. Okay, 16 years old. Tapos ilang beses nangyari ito, Maria? Marami pong beses. Inulit niya po yun sa iba't ibang lugar na habang kasama niya po ako, hindi niya po ako inuuwi sa bahay. Hindi niya na po ako hinahatid sa bahay namin noon. Every time na magkasama po kami, ganun po yung ginagawa niya sa akin. And every time, nagpupumiglas ka, sinasabi mo na ayaw mo? Opo, sinasabi ko po na ayaw ko. Pero ano po, pinipilit niya ako, tas tinakot niya po ako na kapag hindi daw po ako sumama sa kanya at hindi po ako pumayag sa gusto niya, ang kapalit daw po yung kapatid kong 11 years old lang po nung time na yon. Tsaka po ang mas malala pa po, may nagbabantaan po niya ako. Nasabi po niya, na kapag once daw po na nakipaghiwalay daw po ako, lahat daw po ng kamag-anak kong babae, gagalawin niya. Wala po siyang patawad, maski yung kapatid kong 11 years old po, wala po siyang patawad. Grabe naman, sino ba tong si Harold Cabrera at bakit ganyan? Ganyan ba ka-influential yan sa inyo, ma'am? Ganyan ba kalaking tao ito? Sino ba to? Ayan po, yun, taong yan. Oo, ano ba siya? Ganun ba kadaming followers yan? At hindi ko lubos maisip, ano? Na ganun kadami yung followers ba niya? Opo, nagbabait-baitan po siya sa harap ng camera sa ibang tao, pero iba po talaga ang ugali niyan sa personal. Na-feature pa siya. Naingganyo po kami na magpagamot sa kanya kasi akala ko po sobrang galing po niya na manggagamot na napasuko niya po yung 30 years na mangkukulam. Kaya siya po yung na sa kanya po kami nagpagamot. Lahat. Sir Harold, good afternoon. Kakausapin po kayo ni Attorney Pau. Sir Harold. Good afternoon po, ma'am. Oh, Sir Harold, nandito si alias Maria at ang kanyang nanay. Ano? At ang akusasyon nila ay ginahasa mo ng paulit-ulit itong si Maria at inasawa mo pa. Siya ay 17 years old. Kung ginasa ko po yun, dapat nung pa, ma'am. Nareklamo mo na po ako, ma'am. Talaga. Alam sir, po nila yan, ma'am. Tanong ko lang sa'yo, asawa mo ba itong si Maria? Sino pong Maria po? Siyempre, nagre-reklamo po dito, sir. Sir, wag po kayong magbabanggit ng pangalan. Alias lang, sir, ang ginagamit natin dito dahil, of course. Maria, okay po. Ma'am, asawa po yan. Ma'am, ang style niyan, ma'am. Umuwi sila para magbakasyon ng anak namin. Tapos, hindi na po sila bumalik. Ayaw na raw sa akin, ma'am. Kung ano na ako pinagsasabi, ni-rape na raw. Ganun. Ni-rape ba? Tignan nyo naman po yung picture namin kung ni-rape. Sir Harold! Nanay niya po, ma'am, ang nagsasalita niya, ma'am. Ang nanay niya po ang naninira po sa amin. Yan, nagawa na po. Tapos, kung nasira po kami. Sir Harold, wait lang. I will cut you off. Pasensya na, sir. Ano? Pero, sinabi mo, asawa mo? Asawa mo tong si Maria? Tama ba? Yes po, asawa po. Yata. I will remind you, Sir Harold, 17 years old si Maria. Yes po. Alam yes mo po. Na 17 years old, tama? Yes po. Anong sinasabi mong asawa mo siya? Ay, siyempre po. Kasama ko po siya eh. May anak po kami. Bakit? Ganun ba ang pagpapakasal, sir? Alam mong minor de edad yung bata eh. Wala naman pong naging masama, ma'am, na ano, alam naman po ng magulang niya. Alam ano naman kung alam ng magulang niya, sir, sa batas? Hindi po porket alam ng magulang niya, asawa niyo na siya. Hindi po ba? Opo, eh, kasi inintay po lang, halimbawa, hintayin lang po na maging ganun po siya. So ang modus mo, sir, hihintayin mo mag-18 para ano, sasabihin mo magpapakasal modus, kayo. Wala po ang modus. Ilan ang asawa mo, Sir Harold? Wala po. Namatay na po yung asawa ko po. Sabi ni Maria dito, may dalawa pa. Dalawa pa ho yung asawa niya doon sa isang bahay. Pinapakilala niya ho bilang sekretary niya. Tatlo sila sa isang bahay. Paano mangyayari? Hindi nagkagulo-gulo yung kumain ko sakaling. Paano hindi mo maano? Gusto mong pakita ko lahat ng picture eh. Kasama pa ako doon eh. Hindi, pakita mo. Ano naman... Ang ebidensya mo, nasawa ko. Ang ebidensya mo? Bakit, naka-apelido sa iyo lahat ng anak ng mga babae mo. Grabe, no? Bakit namang ganun na nangyari? Sir Harold, nakapangalan naman pala sa iyo lahat ng mga anak nito mga to eh. Ano pang sasabihin mo hindi mo sila inaasawa? Ma'am, ganito po, ma'am. Ang usapan dyan, ma'am. Sige. Yung nireklamo niyan, yung hindi po pag-sustenta. Sila naman nagpabarangay, ma'am. Hindi sir, ang tanong ko lang naman Sir Harold. Sir Harold, ang tanong ko lang, asawa mo ba siya at may iba ka pa bang asawa? Wala na po ma'am. Bakit mo siya kinasama sir knowing na minor de edad siya? Ano po ma'am, ano po, ma'am? Problema. Minor de edad siya, bakit? Hindi naman siya niloko pa. Anong hindi mo siya niloko? Ano sinasabi mo sir? You are 48 years old.
17 years old ito. In fact, 16 years old siya nung ginahasa mo siya. Ay, wala po. Oh, kahit sabihin mo hindi yan, kahit sabihin mo sir na hindi mo siya ginahasa, you, it can still qualify as qualified seduction. Ma'am, oh, hindi po 'yun ginahasa, ang ginahasa po, ang ginahasa oh, po dapat porket may litrato po, kayo na magkakasama hindi, at mukha siyang masaya po, ay hindi na ginahasa. Tama hindi ba? Po ganun. Ang ginahasa po may trauma po. Oh, bakit sir? Masasabi mo ba on national TV sige nang porket nandito si Madam, si Ma'am Maria ay hindi na siya ginahasa at wala siyang trauma? Ganun ba 'yon? Hindi man paano ang ginahasa ma'am, yung sapilita kung ano ma'am ginawa ma'am. Sige Maria, ikaw ang magsabi. Kasi nagmumukhang tayo yung nag-accuse, sabihin mo sa kanya. Noong time na walang nagmumukha doon, ma'am. Sige. Noong November 10, 'di ba? Pinainom mo ko noon, 'di ba? Alam niya na mga kasama mo. Na ano? Na pinainom mo ko, 'di ba? Pinainom mo ko noon. Diyos ko po, pinainom mo. Meron ba kayong papayong papakita? Oo, meron akong pruweba na pinainom mo ko noon. May picture ako noon. Baka gusto mo makita. Ko, ba't ipapainom yun naman? So, alam naman namin sa kanya si Lieutenant Colonel. Diba sabi mo sa taiga? Pinapakita ayaw, naman sa inyo. Pinapakita naman nila yung mga pruweba. Napakasinungaling mo. Hindi ako sinungaling. Gagawa-gawa ka ng kasalanan. Hindi mo kayang panindigan. Para idiin nyo ako, tapos kung ano yung sabihin nyo, kayo gumawa ng... Okay, good afternoon po, Colonel Randy Olikino. Yes, ma'am. Good afternoon po. Yes, good afternoon, sir. Ako po si Attorney Pao Cruz ng AXIS Party List. At, sir, I think kanina pa po rin kayo nakatutok at napakinggan nyo po ba ang statements nitong si alias Maria at ito pong si Sir Harold? Yes, ma'am. Lahat po na may napakinggan ko. Ano po ang maaari nating ikaso laban po dito kay Harold Cabrera? Bali, ano ma'am, since yun nga po, na naman ay minor pa po noon. Then yung lalaki po ay 48 years old. Then yun nga po, nasabi naman po nung victim na siya po ay pinainom, then siya po ay parang pinilit din. Opo, pwede po natin kasuhan ng rape po yung kinukomplain po dito ma. Okay, alam naman po natin ano, dahil minor de edad po ang involved dito, maaari po na maipasok ito sa WCPD at maihain na po agad ang reklamo laban dito kay Harold Cabrera, sir. Yes, ma'am. Kasi po 24/7 po na may duty sa Women's Day. Uh-oh. Anytime po na sila pumunta sa amin, amin po silang ano, asikaso. Oo, kasi para po sa complaint po nito. Para lang sa kaalaman ng lahat, sir. Kasi itong idinadahilan ni Harold Cabrera, kinakasama naman daw niya itong si alias Maria. Tama po ba na kapag kinakasama mo, 17 years old, wala na siyang nilalabag? Ma'am, dun pa lang po sa 2020, year 2021 na ginawa po niya. 16 years old po yung ating victim, si alias Maria, na hindi naman po siya makapag-decide sa kanyang sariling ano po. Yun nga po, since siya po parang nagkaroon din lang na ano po siya parang naisaan po nung ano natin, ino-complain, pinainom, then pinilit. Yun nga, pwede po siyang kasuhan talaga ng ano. Okay. Sige, Sir Colonel Olikino, kami po ay umaasa na ang GMA Cavite PNP ay open po, natulungan agad itong si alias Maria at pati na rin po si nanay. Hindi na po kami papayag na pag-usapin po itong biktima at pati na rin po si Harold Cabrera. Sir, minor de edad po ang biktima. Hindi po nila kailangan magharap. Hindi po nila kailangan na mag-face-to-face pa kung yun ang nais po, ano? Ma'am, siguro hindi rin po naitulog sa police station po nung mga sinasabi nilang ng panahon na February. Opo, siguro nagkaroon po ng miscommunication din ito. Pero since kayo na po ang kausap namin, Colonel Olikino, kami po ay humihingi po ng tulong at sana po ay ma-prioritize, sir, itong kaso po ni alias Maria. Matutukan po ng... Yes, bali po. Yung ano ma'am, nangyari po sa GMA po nangyari ano? Iba-ibang lugar sir nangyari. Tama ano? Iba-ibang lugar po pinagdalan po sa anak ko. Iba-ibang lugar nangyari yung insidente sir dahil ayun nga sinabi kinakasama nitong si Harold Cabrera itong 17-year-old na dalagita. So siguro pag-usapan na lang natin Sir Olikino yung detalye ng pagkakaso dyan na po sa inyong police station at pasasamahan din po namin itong si alias nanay at Maria po. Ay, okay ma'am, okay po. Okay, sige po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Colonel Randy Olikino, ang Chief of Police ng GMA Cavite PNP. Maraming salamat sir. Okay. Salamat ma'am, salamat po. Sir Harold,
saan po ba kayo naroon ngayon? Dito po ako, ma'am, sa Altachela, Cavite po. Nasa Cavite kayo. Ngayon, sir, kung wala talaga kayong kasalanan at kiniklaim ninyo na hindi kayo nanggahasa, wala kayong ginawa, dapat hindi kayo umalis dyan sa kinatutuluyan nyo ngayon, ha? Ay, hindi po, ma'am. Hindi po. Okay. Sir Harold, one clarification ma'am, bakit, lang. Bakit, ma'am, ganyan? Wala na ako. Wala na akong katuwiran porkit gano'n lang po. Tapos gano'n, naniwala na po agad ang isang side. Ba't gano'n po? Sir, tatanong ko nga eh. Yun nga yung clarification ko sa'yo eh. I was about to ask. Tatanong ko tapos, sa'yo. Tapos pinaratangan po na agad ako rape. Ba't gano'n naman, ma'am? Bukang wala namang ospisya. Sir, tatanungin niya kita. Sinabi mo kanina, di ba, na may nangyari sa inyo, 16 years old siya, at inasawa mo na siya, tama? Opo. Oh, kailan ba kayo nagkaroon ng relasyon? Tatanungin kita eh. Oh. Wala na po ako masasagot. Kung ganyan naman po ang lalabas, wala rin naman po akong katwiran. Eh sir, kasi ang katwiran mo kanina ay asawa mo siya. Yun yung pinupunto natin dito eh. Hindi po pa siya ay, pwedeng sabihin, asawahin. Ibig sabihin po, ma'am, hindi niya po, wala pong gano'n. Ibig sabihin, okay lang po yun. Itatanggi ko po, gano'n, ganyan. Yung sa katotohanan tayo, tapos itatanggi ko, tapos ako po malulubog. Ay, mahirap naman po yun, ma'am. Ano daw? Sir Harold, tinatanong ko nga sa inyo kung kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon. Okay? Ngayon, karapatan po ni Maria at ng kanyang nanay na magkaso. Ma'am, matagal na po kami niyan, ma'am. Mga siguro higit isang taon na po, ma'am. Oo nga, di ba isang taon na tayo? Kasi simula nung ginalaw mo ko, di ba sinabi mo asawa mo na ako? Kaya paano pa ako makakapagsumbong sa pamilya ko kung tinatakot mo ko na pati kapatid ko pinagdidiskitahan mo? Maski nga yung tita ko eh, na nasa ibang bansa eh. Pinakot kita. Nako, Harold. Pinakot kita. Umuwi ka sa inyo, pinagbabakasyon ka. Nag-iimatay mo tayo ka, pinasusundo ka pa ng nanay mo sa akin. Talaga. Kung tinatakot kita, hindi ka na dapat magaganon. Kalokohan yan. Nako, Harold. Natatakotin ka, tapos riripin ka. Kalokohan yun, nariripin ka. Ako ang harapin mo, wag ang anak ko. Lagi mong binababag ang anak ko sa Facebook. Isa pa kayo po. Oh. Isa pa kayo sulusul, pinasinusulan niyo anak niyo para lumayas kung anong pinagsasabi niyo tapos pinagtrabaho niyo po hindi yung mo lang nyo. Matanggap na may nagrereklamo sa iyo ngayon kasi lahat hindi, ng mga but, pasyente na niloko mo ano walang silang nagawa ano po, kami wala po talagang lalaban kami kasi ginalaw mo yung niloko tao sigurado ka eh maski nga inaanak mo diba pinapatos mo kaya paano mo nasasabing ano ha bakit kailangan mo pa sasabihin niyo dapat hindi na yung ganun ang alin mo yung mga pinagsasabihin niyo na may mga dagdag na. Dagdag ah? Wala akong dinadagdag na istorya. Lahat ng sinasabi ko, puro katotohanan lang. Ikaw yung... Wala kang katotohanan sinabi. Yung gagawin mo sanang pagsasalita sana, wag lang one-sided ang media. Diyos ko, tingnan na lang natin. Harapin mo na lang yung kaso. Okay. Hindi yung puro sagsak. Okay lang po, harapin ko yan kasi ayan naman yan. Wala naman po akong ginamang masama na nirip ko. Kuyan, di sana. Eh paano nga, minor de edad yan. Wala yan. Hindi yun minor wala de yan edad. Laban. Ito ng paniniwala nito. Sir, itiin mo palagi no? Sir Harold, pasensya na po ah. Tayo po dito ay fair. Wala pong problema doon. Pero napakabuluktot po ng inyong paniniwala na wala kayong ginawang mali. Eh, minor de edad nga po itong inyong kinakasama. Ma'am, sa edad lang po yan, minor de edad, ma'am. Pero yung ginawa ko mali yun, wala. Diyos ko, Mio. Sige, sir. Total, sinabi nyo naman na hindi na po tayo magkakaintindihan. Okay, again, wala naman na po tayong po. Magagawa. Maraming salamat na lamang po, Sir Harold Cabrera. Bye. Salamat na lamang po. Ang gusto niya kasi, siya ang masunod. Sumunod, maging sunod-sunuran lang din ako sa mga gusto niyang gawin. Lalo na sa anak ko, tatlo sila sa isang bahay. Tama ba naman yon? Tapos tinatanggi diba? Mo pa yung dalawa mong asawa, ha? Ang galing mo din. Nasa akin yung mga video. Oh, may video ka pa? Oh, sige, labasan na lang. May video ka pa? Sir, ano video yan? Na magkasama tayong dalawa? Natural. Hindi tayo magkasama yung mga video niyo ng mga kalokohan niya. Oh, talaga? Sir, anong video yan? Na nagkaka-anxiety na ako? Kahit ipa-check up mo pa ako. Kahit ipa-check up mo pa ako sa doktor. Nang dahil sa inyo. Dali. Anong video yan, Sir Harold? Para malinaw lang. Ma'am, pagpunta na lang po ako, ma'am. Kung kailan pumunta po ako, ma'am, dyan sa inyo sa... Sige po. Rapid wala pong problema, sir. Oo, maghahap tayo dito. Sir Harold, open po kami. Pwede po kayong pumunta dito sa aming okay, tanggapan ma'am. Sa Wanted sa radyo. Kahit yes, pasundo pa namin kayo dyan, sir. Wala pong problema. Pwede po, ma'am. Sige po. Wala problema, ma'am. Para meron po akong katuwiran, ma'am, kasi wala akong katuwiran pag ganyan, ha. Ididin sa akin, rape. Ganyan agad. Sige po, sir. Kung ang nais nyo ay magharap po dito, wala naman pong problema. Pwede kayong pumunta.
minor de edad po yung si Maria. Hindi ko po alam kung bakit sa paniniwala ni Sarah. Hindi, doon ako nagulat, attorney. Sinabi niyang edad lang yan. Ayun nga eh. Tapos may video pa. Anong video to, Maria? Would you know anong video yung sinasabi niya? Yung video po na ano, na kunwari daw nagsasapi-sapian ako, yun nahihimatay daw po ako. Siguro, yun po yung panlaban niya sa amin. Ayun yung panlaban niya sa amin, na peke daw ho lahat yun. Ah, eh, kahit yun lang. Po, okay. Kahit po ilang beses niyo, kahit po nung bago pa ho ako mapagamot sa kanya, ilang beses po kaming galing sa doktor dahil po ganun yung ganun ho yung kalagayan ko kasi po ano po eh may problema po sa yung puso. Opo, tsaka madali po sumama yung loob ko. Bali may anxiety at depression po ko lalo na nung nag-pandemic po. Bali sabay-sabay na po yun lahat-lahat. Hindi na ayun po yung inaano nila na ginagamit po nila sa akin, nagawa-gawa lang daw ho lahat yon. Nawala na gawa-gawa ko lang daw ho yung sakit na yon. Sana nga po hindi nila maranasan yung naranasan kong hirap na ganun eh. Okay. Na kapag umaatake yung anxiety at depression ko eh, hindi ko alam yung gagawin ko eh. Sana nga po hindi nila maranasan kung gaano kahirap ho yun eh. Kasi lagi-lagi na lang ho nila akong pinagtatawanan na ganun daw ako. Sino tumatawa sa'yo, ma'am? Sila ho, yung mga anak niya, ginagawa ho kong katatawanan doon. Sila-sila ho doon. Akala ho nila, biro-biro lang yung anxiety. Kinig po ako sa mga kwento niya, ma'am, na nakakaiyak. Sir Harold, ito po ay kwento ni Maria, no? Kagaya po ng sinabi natin kanina, yan po ay kanyang version, okay? Yes po, ma'am. Pero sige po, so, po yung mga nakikinig at ako po madiin. Tapos ako lagi gusto mong baliktarin para ikaw yung magmukhang tama at ako mukhang mali. Ganun pa yun? Sinabi. Sir Harold, iwasan na po natin makipag-usap kay Maria at kay Nanay. Kagaya po na sinabi natin kanina, bukas po ang tanggapan ng wanted sa radyo para po kayo ay pumunta dito. Pero hindi po namin kayo pag-aharapin dahil yes, mukhang po tensyonado po ang ating sitwasyon. Ano? So wag na po tayo mag-usap. Again, thank you so much po, Sir Harold. We will keep in touch at kung kailangan po namin kayong sunduin dyan sa Cavite, kami po ay pupunta. Mananig po yung katotohanan dyan, ma'am. Kulang po ako. Hindi po ako nagagalit sila. Sige po. Galit sila, halatang lata po. Sir Harold, wag niyo pong bitawan po yung linya. Kakausapin po kayo ng staff po namin. Ma'am Maria, ganito na lang ha. Kasi obviously, meron pong trauma at meron po kayong dinadamdam talaga. Oo, no? Parte po ng pagtulong namin ay papacheck na rin po namin kayo. Papatingin namin kayo sa specialist na ma'am. Lang po. Opo, willing naman po. Para ma-assess din si ma'am. Kasama din po kasi sa assessments ng MSWDO or kung sino man po ang DSWD na ma-assign sa inyo ay psychological assessment. So, masasamahan din namin kayo ma'am sa PNP. Total, nakausap natin si Colonel Obliquino kanina. Okay. At lilinawin natin no yung SOP nila kasi kung nangyari naman po sa GMA Cavite ma'am at kung may iba pang lugar yan, po, pwede lugar naman pong coordinated yan. Maaari kayo magsampa ng kaso doon sa GMA Cavite kung talagang doon may nangyaring insidente na ganyan. At si ma'am Maria naman ang magsasabi kung saang mga lugar nangyari yung mga insidente na yan. So huwag po kayo mag-alala ma'am kasi si Senator Rafi naman na po ang babakas sa inyo. Po kami kasi po matutulungan nyo na po kami, mabibigyan na ng hustisya ng anak ko yung sa ginawa ni Arab Cabrera sa anak ko. Kasi gusto niya talaga kunin yung anak ko. Ano, sunod-sunuran lang kami sa kanya. Halos pahiyain niya yung anak ko sa Facebook. Grabe. Pinapost po ba siya sa Facebook? Opo, sinisiraan niya mga po ako. Sinisiraan niya pa po yung pamilya ko. Nasa akin po yung mga voice record niya na kapag daw ho nag-aral daw ako, hindi ko daw ho kakayanin. Na sinusumpa niya ho ako. Ganyan ho ba matinong manggagamot? Kung matino ho siyang manggagamot, bakit kailangan niya ho akong isumpa? Tapos sinabi pa po ng anak niya na bumili daw ho ng shih tzu. Halagang 10,000 kapalit daw ho ng buhay ng anak ko dahil may prediction daw sila na mawawalan daw ako ng anak. Hindi na nga siya nagsusuporta sa anak ko dahil sinabi ho niya na ano, kaya ho ako nagtatrabaho ng maigi. Tinigil ko yung pag-aaral ko para ho masuportahan yung pangangailangan ng anak ko kahit nahihirapan na po ko. Kasi gusto ko pa mabigyan ng magandang buhay yung anak ko nang walang tulong sa kanya dahil ayoko na ho makita siya ng anak ko eh. Dahil kung ganun lang din ho kalalakihan niyang magulang. Tama. Tapos sabi pa ho ng dalawa niyang asawa na, paano kapag nalaman ng pamilya mo na tatlo tayo, anong gagawin nila? Hindi nila
lang ako nagsalita. Alam ko napakabigat ng pinagdadaanan mo. I can't even imagine kung ano yung nararanasan mo ngayon. But rest assured po, ma'am, na lahat po ng pwede namin i-extend na tulong, tutulungan po namin kayo. Nawala po ako dito, ma'am. Ayoko pong mawala yan ako. Sobrang isip na po niya, hindi nakakatulog. Tapos nag-aanap pa po siya ng trabaho para lang may pag-atas yung bata. Sige po, ma'am. Basta agad-agad po nating i-file yung kaso kung ano po yung nararapat na kaso laban dito kay Harold Cabrera. At kung totoo man yung sinasabi niya na siya ay walang kasalanan, again, willing siyang pumunta siya dito. Harapin niya yung problema na isinasampa sa kanya, yung ihahain ninyong reklamo.